Ito ang sasabihin ko sa inyo. Iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Ha? Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, no? Yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Katunayan yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang ha, kasi nung una raw, tagam kasama ito, di ko malaman kung pinatanggal. Kaya nag-aaway daw yung mag-asawa, mga kaibigan. At dyan, mayroong maruming balita riyan, ha? Kung bakit nakapasok si Ochoa sa kampo ni Marcos. At itong si Putol, mga kaibigan, ano yan? Tumaya ng pera yan eh. Pumondo yan eh. Sipin ninyo ha. Of all people, executive secretary ni Pinoy sasama kay Marcos kasama ng lihim. Nung una yan, naki-isko eh. Siguro doon siya pinadala. Ha? Para dito sa Manchurian candidate, yun ang mission niya. Doon sa likod ni Isko Moreno. Galing yan doon eh, mga kaibigan. O nung tapos na eleksyon, nandun na siya sa Malacanang. Nanlihim. Walang appointment, pero sila nag-i-screen ng appointment. kaya, pintatawanan ko lang kayong mga patay gutom na loyalist, mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala nakapwesto sa inyo. Natatandaan nyo ba? Ito, bibigyan ko kayo ng mga kasaysayan. Ha? Natatandaan nyo ba si Celso de Los Angeles? Yung nabaliw kay Regine Tolentino? Ha? Mga kaibigan, na namatay sa cancer. Hindi nyo ba alam yan ang dating, di ba, napakalakas nung kay Gloria? Yung legacy. Yung nanloloko ng pera ng tao, di ba? Yung pyramid. Ha? Legacy, di ba? O yung si Celso de Los Angeles. Mga kaibigan, sino ang, yan ang amo dati ni Vic Rodriguez. Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi. Lalo na itong mga troll ni Ingkong. Ano sabi rito ni, may nagsabi dyan eh. Sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Dalabas ang kwento natin na yan sa mga susunod nating pagtatanghal. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan. Ha? Ng mga hired killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si Ochoa, hindi ba? Tinatanong natin, wala pang eleksyon eh, kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh. Bakit ka ako si Ochoa hindi nababanggit ang pangalan? Di ba?
Eh, samantalang ito ang pinaka number one isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Paquito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Eh kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Oh. Noon pa, magkakasama na sila. Yung ang pangalan ng kanilang law, kung tawagin ay MOST, M-O-S-T. Puro yun apelyido nung mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Oh, sipin mo, sila-sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, eh, alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. Eh, yeah, si Robin Padilla, ang papel lang niyan, sumunod maging bantay nila digong nyo. At yan ang kapanipaniwala kasing pwede nilang ipagmalaki na nanalo kasi kilalang tao. Pero hindi nila may paliwanag eh. Ito tanong ko. Ito paliwanag nila. Si Robin Padilla, alam nating lahat, iboboto yan ng mga tanga. Diba? Ng mga bobo. Boboto yan eh. Tanggap na natin yan eh. Mananalo. Kasi marami yan eh. Gremlin yung mga yan eh. Mga kaibigan eh. Yung mga lasenggo. Yan. Yung mga wala, yung mga taong malayo sa katwiran. Ha? Iboboto yan. Pero, nag-number one eh. Nasaan ang question? Dun sa nag-number one siya. Mga kaibigan. Paano mong ipaliliwanag yun? Ibig mong sabihin, pati matitinong tao, ibinoto yan. Bakit? Ano nakita nila riyan? Ha? Si Robin Padilla ba nakita ninyong umikot? Ha? Hindi naman gano, di ba? Ni walang masyadong advertisement eh. Nakaangkas lang sa ginagamit siya nung iba, di ba? Katulad ni Cayetano, si 10,000 pesos. Oh, mga kaibigan. Oh, mga ha? Yano. Oh, eh bakit? Paano nangyari 'yon? Ibinoto ka rin nun? Parang ganito. Nung tumakbo si Lito Lapid 2016 ba? Ha? Na kwan? Hindi, 2019. Kumandidatong muli na senador, di ba? Yun yung tinatanong natin eh, sa resulta nung 2019 elections. Na kaya pinatutunayan nating hindi totoo yung survey eh. Oh. Hindi ba sa umpisa ng survey bago yung 2019 elections, laging nasa top 5 si Lito Lapid. Ha? Ayan ha, top 5. Hanggang sa akwan ha, bago mag-election mismo. Oh. Pero pagkatapos ng election, nasan si Lito Lapid? Number 8 eh. O mas mababa ng konti. Nandun siya sa number 8 na pababa, mga kaibigan. Wala na siya rin sa Magic 5. Paano nangyari yun? Bakit? Kasi po, yung survey, mula umpisa hanggang sa before election, number 5 siya lagi. Sa Magic 5 siya lagi. Ano nangyari? Bakit siya naging number 8? Eh, dapat naging number 2 siya. O kaya number 3. Di ba? Bakit? Kasi nung panahon na yon na survey ng survey, wala pang block voting. Oh, hindi ko na paliliwanag kung ano yung block voting. Ha? Basta wala pang block voting noon. Oh. Eh, nung election, may block voting na. O, di ba, ang tendency nung block voting, binoto siya eh. Kasama siya sa ibinoto eh. O, eh, di ba dapat from 5, tumaas pa siya. Yun ang kwa nun eh. Yun ang logic nun eh. Yun ang sintido kumun. Di ba? Eh, bakit bumagsak siya sa 8? Eh, nung nagna-number, nasa Magic 5 siya, ano sabi? Hindi, kasi ano eh. Eh, katatalo lang niya noong nakaraan eh. 2016, tumakbong mayor, talo. Tapos 2019, ang taas kagad sa Senate. Oh, mga kaibigan.
Ano sabi nila? Paliwanag ng survey. Eh, baka raw ang probinsyano. Sipin mo, ang probinsyano, okay pa rin. Tanggapin natin, halimbawa, ang probinsyano ang naging dahilan. Ito, pinaliliwanag ko noon pa. Oh, ano sabi ko? Kung talagang nakatulong kay Lito Lapid ang, ano tawag mo dyan? Yung, ang probinsyano. Eh, bakit yung anak niya natalo? Kasabay niyang tumakbo noong 2019. Tumakbo namang mayor sa Pampanga. Doon sa Kwan, sa Porak. Eh, ba't natalo yun? Mga kaibigan. Oh, eh, di ba magkasama sila sa ang probinsyano? Oh, kita na ninyo. Ilan doon sa ang probinsyano lumawak sa politika 2019? Talo yung iba. Oh, anong sasabihin mo nakatulong yun? Paliwanag nga nila yun, mga kaibigan. At saka yung Magic Five. Kaya, nakatulong daw kaya nasa Magic Five. O sige nga. Hindi ba dapat nung eleksyon tumaas siya? Kasi nakasama siya sa black voting eh. Oh, mga kaibigan eh. Eh bakit bumaba? Ito pa, hindi mo maipaliwanag doon. Sino number one? Si Grace po o si Villar? Si Incha Villar noong 2019. Di ba? Lagi, lalabas ang survey, number one si Grace po. Susunod, number one si... Nagpapalitan sila sa one and two, mga kaibigan. Oh. Sino nag-number one sa kanila? Sipin mo yun, oh. Hindi nagbabago, mga kaibigan. Tapos si Robin Padilla, ano raw ang gusto niyong itawag sa kanya? Talagang tanga eh, mga kaibigan eh. Hindi naman sa panlalait. Eh sinasabi ko nga eh, yung mga pinagsasasabi niya, nagdudunong-dunungan siya bago mag-eleksyon, nung pag-upo pa lang ni Digong nyo, hanggang sa bago mag-eleksyon, mga pinagsasasabi niya, eh parang alam niya eh, kaya yung mga tanga, boboto sigurado sa kanya. Kasi sa point of view ng mga tanga, eh matalino siya. Eh tayo, alam natin, di ba? Yung mga nakakaintindi, naintindihan yun. Oh, lahat ng sinasabi niya noon, hindi pala totoo, mali pala siya. Nang haka-haka laban sa Senado at sa mga senador. Bakit? Nung nando na siya, dumuguraw ang tenga niya. Hindi niya raw akalain na ganun. Dapat daw Tagalog. Oh, gusto niya ngayon, i-disenyo yung Senado para sa interest niya. Yun ang lumalabas. Ano, kung hindi mahina ang kokote niyan, pangunawa niyan, gusto niya itawag sa kanya, Robin Hood Padilla. Unang-una, eh, gusto niya sigurong ipakita na Fernando po siya, mga kaibigan. Di ba? Pero, alam nyo, yung Robin Hood, sa kanto lang pinag-uusapan yun. Yung Robin Hood, pwede lang yun sa bilibid pag-usapan. Di ba? Kasi po, hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw ay nasa public office. Hindi niya alam na yung Robin Hood magnanakaw. Ang ibig sabihin nun, magnanakaw. Di mahina ulo. Di ba? Pelikula lang yan eh. Yung si Robin Hood. Di ba ang si Robin Hood ay nagnanakaw? Tapos, ginajustify niya yung pagnanakaw sa pagtulong sa mahihirap, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Binibigyan niya ng katwiran. Ayun, oh, merong ano dyan, oh, Leonila Vargas Roperos. Dating daan yan eh, mga kaibigan eh. Ngayon, hindi niya alam na yung Robin Hood katumbas nun, magnanakaw. Ang pinoportray na papel ni Robin Hood ay magnanakaw. Kaya magnanakaw Padilla, pwede bang gusto niya ba ganun ang itawag sa kanya? Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap